Hello, beautiful people. Hey, beautiful people, kamusta na po kayo? Ito po ay mutya po ito, beautiful people, pero mutya po iyan ng uod. Uod. Ako, ang pangit ng aking kuko. Hindi pa po ako nakakapaggupit ng aking kuko. Ayaw ko po ng mahabang kuko. Kasi po, napupuno po siya ng dumi. Lalo po nangunguha ka po ng mga bato o nanghahanting ka po ng mutya, putik, lupa, buhangin, susuot sa iyong mga kuko. Magupit nga ako mamaya. Kalimutan ko magupit. Sa sobrang busy po ba? Sa sobrang trabaho. Ayan po. Yan po ay mutya po. Yan siya ng linta. Pero para siyang uod. Yung kung tawagin kokon, alam niyo yung kokon? Yung uod na kokon. Ito mga ano po ito eh. Yung mga mutyang ano po ba yan sila? Ano matawag niyan ay? Yung sa atin? Kalimutan ko na. Pasensya na kayo, beautiful people. Parang walang gana yata ako mag-vlog. Pagod po kasi ako eh. Pero gusto ko lang pong sabihin, yung pinadala ko na po kanina, beautiful people, paglabas ko po sa galing sa trabaho po, pinadala ko na po ang inyong mga mutya, yung mga box nyo po, at pinadala ko na rin po ang inyong mga ano tawag yan? Ang inyong tracking number, beautiful people. Eh, sabi po, 18 days daw po dyan sa Pinas. Pero bilangin nyo po, kasi kung kayo po ay Manila, madali lang po matanggap. Pero kung kayo po ay probinsya, beautiful people, no? Halimbawa po, kasi lumalanding po lahat ang mga padala po papuntang Pilipinas po, Manila. Tapos po, kung kayo po ay nakatira sa mga probinsya po, gaya ng, kasi diba po, Luzon, Visayas at Mindanao po. Sa Luzon po ang bagsak ng mga box po, no? Tapos po, siyempre po, ihahatid pa po yan sa inyong probinsya po, no? O sa inyong address po. Siguro nga po umaabot po ng 28 days. Yan po. Pagka po halimbawa po ngayon po pinadala ko po sa inyo, magbilang po kayo ng 18 days po. Tapos po tingnan niyo po yung tracking number niyo po o magtanong po kayo sa post kung itong tracking number na to ay nahandyan na po ba, lumanding na po ba sa inyo? Kasi po kailangan po maano nyo po kagad para po hindi po bumalik. Kasi po, mahirap po, beautiful people, kapag po naipadala ko na po sa inyo ang tracking number po, tapos hindi nyo po nakuha at hindi nyo po bumabalik po sa akin. Tapos po, tinutubos ko rin po yan, binabayaran ko rin po. Sayang-sayang po ang bayad po. Nagsasayang po ng bayad. Eh, hindi ko na po ulit maipapadala po yan. Kaya tingnan nyo po palagi ang inyong tracking number po kung kailan po dumating ang mga box nyo po para hindi po bumalik sa akin. Pagka binigay ko na po ang mga tracking number nyo po, no, ay tingnan nyo po mga 14 days, 18 days, ganyan po. Baka na sa inyo, baka nandyan na po sa inyong lugar, sa inyong bansa po, no. Kasi po, marami pong nangyayari po, bumabalik po eh. Sabihin, ay bumalik, wala, hindi namin natanggap, ganyan-ganyan po. Tapos po, pagdating dito po, kumakatok po yung post sa akin. Akala ko kung ano, paket po yon, anong paket, alam nyo yung paket, yung box. Kaya ko, hey, ano kayang box ito? Nung aanuhin ko ang lintik na to'y akin din pala, sabi ko tarantado, bakit bumalik ito? Eh, hindi ko na po
Tapos sabihin niya sa akin, magbayad daw ako ng ganitong ano. Nako, eh kung wala po akong ganong halagang pera, beautiful people, kukunin ko po doon sa post po. Pero kung ihatid niya po sa akin dito, kung may pera po ako sa aking pitaka, pwede ko pong bayaran. Eh kung hindi po, ibabalik po sa post. O kaya po, pagka hindi ko na po kinuha yon, itatapon po. Ganun lang naman dito, beautiful people eh. Kaya ganoon, wala, walang mangyayari. Kaya titingnan nyo po, checkin nyo po ang inyong mga tracking number po, no? Gaya po kanina, nagpadala po ako siguro po mga apat. Apat, kasi una po, isa. Tapos po, tatlo. Di apat nga pala ngayon. Naku, pagod po kasi ako eh. Apat po kayo. Pero alam nyo naman po kung sino-sino po kayo na pinadala ko na po sa inyo yung tracking number. Tingnan nyo po. Kasi baka po kayo ay tulog na po, no? Dito po kasi, pagka po alas 5 po kasi dito, beautiful people, ay dyan po sa atin ay alas 11 na po ng gabi. Kasi po, siyempre po, magkakaiba po tayo ng oras. Kapag naman po kayo ay alas 7 po ng umaga dyan po, ay dito po, alauna ng mga daling araw po. Kaya kuminsan po, hindi ko po kayo nasasagot, beautiful people, no? Iba-iba po kasi ang oras natin kasi po, kayo po'y mga gising, ako po'y tulog na po noon. 7 oras po ang agwat, beautiful people, minsan po 6 na oras. Minsan naman po sa ibang lugar po ay 9 na oras ang pabalik naman po. Late po sila, dito naman po advance. Diyan naman po sa Pilipinas, advance, dito naman po late. Kaya, minsan po hindi ko po agad nasasagot yan kasi po, ang cellphone ko po ay hindi ko po katabi matulog po yan. Nasa, ako po ay nasa aking kwarto po natutulog. Ang aking mga cellphone po ay dito po sa sala. Iniiwan ko po yan dito kasi po, minuto po yan, nagkikling, kling, 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 kling po yan. Kaya, naaalim po, ngatan po ako, hindi po ako nakakatulog pag naririnig ko po ang mga ano po, no? Tunog ng cellphone po. Kaya iyon po. Pero meron po akong alarm sa aking kwarto po. Iba naman po yun. Tahimik po yun mag-alarm. Yung mang tik, tik, tik. Ano po yun? Tahimik. Ano po? Yung silent. Pero pagka alas 5 na po ng madaling araw, ang alarm po yun malakas. Akala mo parang bumbero po yung kalakas. Kaya pwede ko pong itapon sa pader pag nagigising po. Totoo po yun yung alam ko po. Napakalakas po noon. Talagang gigisingin ka po talaga. Babangon na pala ako. Tapos yun po. Kasi po ako po, pag ako po'y bumabangon, beautiful people, sa umaga, alam ko pong hindi po kayo interesado, no? Pero sasabihin ko pa rin. Pero sasabihin ko pa rin, beautiful people, no? Pagising ko po kasi sa umaga, hindi ko po tinitingnan agad ang mga cellphone po. Hindi ko po yan tinitingnan, beautiful people. Ano po yan? Una po, siyempre, pupunta po ako ng kusina. Tapos po, mag-iinit po ako ng kape. Ayan po. Tapos, siyempre, habang nag-iinit ako ng kape, magagawa ng kape, ay siyempre po, magbibihis po ako. Ganyan, punta po ako doon sa baditsima ko po. Alam niyo po yung baditsima? Bathroom. Bathroom. Ano ba yan sa atin? Ganoon po. Doon po, siyempre, maglinis ng mukha, magganyan-ganyan, kung ano-ano, di magsipilyo, ganyan-ganyan po, no? Maraming chichiboritse. Tapos po, saka ulit ako, uupo sa kusina ko po. Nag-aalmusal na po ako niyan. Nagmuni-muni. Ganyan po ako, matagal po. Bago ko po titingnan ang aking cellphone po, ang tinitingnan ko lang po, yung power, yung kanyang ano po, kung puno at 100%. Tsaka ko po ilaladen yung aking, ladin, ano tawag niyan? Ida-download ko po ba?
baka lubat. Ganyan naman po. Tapos po, yun. Pag ako po'y nakasakay na po sa bus o sa train po, doon ko na po yan titingnan. Sino-sino po yung mga, ano, mga nag-SMS, nag-PM, PM? Yung mga ano-ano, ganyan po. Mga nag-like, nag-share. Doon ko po napapansin na po yan. Ganyan po ako sa umaga po. Talaga, hindi po ako interesado po kung ano po yung nasa cellphone ko po. Pagka sa umaga po. Kasi po, nakakaduling po kasi yung bagong gising ka, titingin ka kagad sa cellphone. Diyos ko po, nakakasakit sa ulo po yun, nakaka-stress po. Yan, ganyan po ako. Yan, magtingin-tingin kasi wala naman dahil malayo-layo din ang biyahe ko. Yan, titingnan ko na po yung cellphone ko. Tapos pag sa trabaho po, ay 8 oras po yan, hindi ko po yan tinitingnan ang aking cellphone po. Ganun po yun. 8 oras, hindi ko po tinitingnan ang cellphone ko, hindi ko tinitingnan kung anong mga ando doon. Ganyan po ako. Pag ako po ay umuwi na po sa bahay po, doon ko na naman po siya titingnan. Ayan, nagluluto ako. Halimbawa po, nagluluto ako. Tinitingnan ko ano sino-sino yung mga nag-ano po, nag-like, nag-share o kung ano po. Doon na po ako kasi po kumakain na po ako no sa ano, nagtitingin-tingin na po ako noon. Kung ano po yung mga ano, ganyan po ako, beautiful people. Sino pong tumatawag? Sino? Kaya pasensya na po kayo kung ganyan po ako, beautiful people. Kasi po ayaw ko po kasi yung nai-stress po ako. Ayaw ko po yung naaabala po ako. Kasi po, una po, pagod ako sa trabaho po, tapos naaabala, nai-stress din po ako, yung sino-sino po, yung ganyan-ganyan, di ba po? Ganyan po, iniisip ko din po yung sarili ko. Kasi una po, pagod na pagod, tapos mai-stress ka. Kung ano-ano yung mga tawag, yung mga ano-anong mga ano. Kaya hindi po talaga ako sumasagot po sa mga tumatawag po, yung tatawag, makikipag-usap po sa akin, ayaw na ayaw ko po niyan. Kaya pasensya po talaga kayo, ayaw ko po makipag-usap po sa telepon. Mag-text ka, magsalita ka sa text, yaan po. Pero yung makikipag-usap ka, telepon-telepon po, ayaw na ayaw ko. Kahit kami po magkakaibigan dito, beautiful people, wala pong telepon-telepon. Madalang pa po sa patak ng uwak ang nagtitelepon po dito, yung magtitilibabad ka po, makikipag-usap. Wala po sa aming magkakaibigan po, wala. Pagka po kami nag-usap po ng mga kaibigan namin, halimbawa, huy, magkita tayo, mag-text po kami, magkita tayo, may oras ka bang ganyan, ganyan po, no? Ayan, magte-text po kami. Tapos, sa text, anuhin namin, ah, sige, magkita tayo ganyang oras, ganun lang po dito. Pero yung magtilibabad ka po sa telepon po, ay hindi po. Kasi po, dito po ang mga tao po ay walang marites po. Kasi po, dito po ay, ang tao po, laging busy po ang mga tao dito, beautiful people. Walang time makipag-usap po, magtilibabad po sa telepon, wala pong ganun dito, beautiful people. Sabihin, huy, ano, tawagan kita ha, ayan, magte-text, tatawagan kita, ayan, tatawag po yan. Magsagot, o sige, ganyan, tatawag. Pero yung magtilibabad sa telepon, beautiful people, wala pong ganun dito, totoo po yan. Kaya, malalaman mo doon na isang marites po. Kwentuhan lang ganyan, oy, kamustahan lang po, ganun lang po dito, pero yung magkikwento ng kay tagal-tagal, beautiful people, nasasayang po ang oras sa mga ganyan na wala namang mapapala eh, di ba? Kaya ganoon po, magkakaiba po talaga. Kaya nga po, ang Europe po eh, wala pong mga marites, wala pong mga marisol. At saka po, yung busy po kasi tao talaga, beautiful people dito, totoo po yan. Mahalaga po lagi ang oras dito. Lagi kang nagmamadali, lagi ka pong mabilis. Ganyan po rito eh. Napakabilis po ng oras dito, beautiful people. Hindi mabagal. Kaya lagi ang oras dito ay laging mahalaga po. Ay, nag-iba siya oh. Ito yung aking ano, ang galing nito eh. Lagyan ko siya ng ano, pahiran ko siya ng langis.
Kasi pag pinahiran to ng langis, gaganda ang kulay nito eh. Totoo po yun, beautiful people. Kaya nga, pasensya na po kayo kung hindi po ako nakikipag-usap po sa telepon. At saka, yung ano po, yung nagtatanong po, napakamahal po talaga ang tracking, ang pang-shipping po. Kasi euro po kasi dito, beautiful people. Ang pera po, doble sa pesos po. Kaya kuminsan po, yung iba po ay wag nyo na lang pong anuhin yung magpadala, beautiful people. Mas mabuti po, unahin nyo na lang po ang inyong mga bigas, mga ulam nyo po, kaysa sa mga gusto nyo pong mga mutya-mutya na yan, beautiful people. Kasi po, una, mahal po talaga ang pang-shipping po. Kaya, yung sinasabi ko nga po sa inyo, yung ipapadala nyo po, mas mabuti pa po, ibili nyo na lang po ng pagkain, kumain kayo sa restaurant, kaysa naman sa mga ganito-ganito, beautiful people. Kasi po, hindi naman sa inaayawan ko po kayo, beautiful people, no? Isipin nyo lang din po. Dahil po, mahalaga po kasi ngayon ang pagkain, beautiful people, eh. Ang bigas. Dalawang kaban ang mabibili nyo po at ulam at kung ano-ano pa po sa ipapadala nyo pong pang-shipping galing po dito, papunta po dyan. Totoo po yan, beautiful people. Kaya mas maganda po unahin nyo po ang inyong mga laman ng inyong mga tiyan po. Ibili nyo po ng kabang-kabang bigas po. Kasi po, una, beautiful people, kung kayong pangpapa-shipping po, dyan na lang po sa Pilipinas, napakarami pong mga antingero, beautiful people ng Pilipinas po. Mag-PM nga po kayo doon sa kanila po para mapadalhan po kayo ng mga mutya po na pang mga pampaswerte, beautiful people. Totoo po yan. Lahat naman po legit kung pipiliin nyo lang po ang mga taong antingero po na mga mutya po nila. Lahat naman po. Mga legit po yan. Kasi galing po yan sa kalikasan, beautiful people. Kaya lang po, yung sinasabi ko nga po sa inyo, pagka mayroon kayo pong mga mutya, beautiful people, no? Ang mutya po ay porke nagkaroon ka po ng ganito, pagkatapos po ay instant, gagana po kagad yan, ay hindi po. Pag kayo po ay nakabili sa mga antingiro ng mga mutya, beautiful people, aanuhin nyo po yan, himas-himasin nyo pa po yan. Pagkatapos po, bubulungan nyo pa po yan. Na sabihin nyo, ikaw mutya, ako na ang managmamayari sa'yo. Bigyan mo ko ng swerte. Magpapakilala po kayo, tapos pangalanan nyo po ang inyong mga mutya po. Ganyan po yan eh. Parang inaano nyo rin po siya, yung tinatawag, para bang binibinyagan nyo rin po siya. Na ganyan ang pangalan niya, ako ganito, pangalan ko ganito, ganyan po, magpapakilala po kayo sa inyong mga mutya po. Para po lagi kayong safe, lagi po kayong gagabayan po nila, lagi po kayong siswertehen o kaya po pro-proteksyonan po kayo, ganoon po. Kasi po, karamihan po, ang dami na po akong binigyan, beautiful people, ang mga text nila, ma'am, ang swerte ko po na anuhan po ako, na proteksyonan po ako kasi ganito po, may banggaan po doon. Kami po ay naiwas po kami. Tapos, doon dapat kami dapat ang dire-diretso doon, ma'am. Kaya lang hindi kami po na ano, na aywan po ba namin, bakit bigla na lang kaming huminto at lumiko kami sa ibang kabila po. Tapos pagdating po doon, nabalitaan namin may nagbanggaan pala doon. Mabutit nakaiwas daw po talaga sila. Totoo po yan, beautiful people. Marami pong mga aksidenteng nagaganap po sa mga ano ko po, yung mga napadalhan ko po ng mutya. Lagi po siya lang nililihis po sa aksidente po. Nililihis po sila sa sakuna. Sa mga ganong-ganong mga lihis-lihis talaga, beautiful people. Talagang swertihan talaga. Pero sa mga naniniwala po talaga sa mga mutya ng kalikasan, beautiful people, no, talagang aanuhin ka po. Pero lagi nyo rin po sasamahan po ng dasal. Kasi po, pag wala pong dasal din, ay wala din po, hindi din po tayo
kontento po ba? Kaya lagi po taring magdasal po. Kaya po ang inyong mga mutya, beautiful people, huwag nyo pong iiwanan sa bahay po kung kayo po ay aalis. Dadalhin nyo po yan, bibit-bitin nyo rin po yan. Ganoon po, para maproteksyonan po kayo, magabayan po kayo. Kasi po ito, mga gabay lang po yan, beautiful people eh. Pero kahit po mga walang ganito, beautiful people, kung kayo po ay madasalin, lagi po kayo nagdadasal, ay kahit sabihin pang wala akong mga mutya, ganyan, pero malapit po kayo sa Panginoon Diyos po o sa anghel po. Ang bilis pa po sa alas 4 po ang inyong ano po, protection. Kasi nasa puso nyo po ang Panginoon Diyos po eh. Ganoon, beautiful people. Lakas ng ulan po, tangina. Diyos ko, basang-basa po yung aking jacket. Yung rain jacket ko po ba? Basang-basa po ako. Kasi po, hindi po ako nagdala ng payong. Eh, ngayon po, maulan na naman po eh. Kaya yung po, beautiful people, no? Kaya, mag-ingat pa rin palagi, beautiful people. Lagi po magdasal, kumain ng wasto, matulog ng husto, laging maghugas ng kamay. At siyempre po, mag-pismas pa rin, beautiful people. Huwag kayong makalimot dyan. At saka yung mga mutya po ng tubig, beautiful people, no? Ang gawin nyo lang po, ibabad nyo po sa inyong mga baso na malilinis po, na may tubig po, inumin nyo po yung tubig. Kahit po, ito lang po ang dala-dala nyo, kahit ito lang po ang baon-baon nyo po sa inyong mga bag po o sa inyong backpack po, matagal po kayo gutumin, beautiful people. Hindi nyo po maranasan ang gutom po kung kayo po ay may mga mutya ng tubig, beautiful people, no? Isipin nyo po, gutom na gutom kayo. Tapos, uminom lang po kayo ng mutya ng tubig na pinagbabaran po, no? Never po kayong magutom. Hindi po talaga, matagal po kayo magutom. Pag uwi nyo ng bahay, gutom na gutom na kayo, yun, kumain po kayo, pero uminom pa rin po kayo bago kayo kumain, magsimulang kumain, uminom po kayo. Baunin nyo po, ilagay nyo po sa ano po itong mutya ng tubig po. Kung mayroon po kayong lagayan na plastic po, pwede nyo rin po yan. Pero ingatan nyo po, baka mabasag po, tapos mainom nyo po yung kanyang ano po, kasi crystal po kasi to, beautiful people, hindi po yan glass, hindi po yan plastic, kundi crystal. Kaya napaka healing stone po talaga yan sila. Mga healing stone po ang mga crystal na bato, mga mutya po. Yan po yan. Beautiful people. Okay? Ako po, lagi po akong may baon yan. Ang sa akin po, iba. Nandoon po. Binabaon ko rin po yan. Pag umiinom po ako, tumutunog. Sabi niya, ano ba yan, Kati? Bakit maingay ang ano? Hindi po nila alam na mayroon po akong mutya ng tubig po. Binabaon ko po yan. Iniinom ko po talaga yan. Kasi po, healing stone po ba? Yung hindi ka po ba nagkakasakit, beautiful people? Totoo po yan. Maari pong sipunin ka, maari ka pong ubuhin. Normal lang po yan. Pero yung magkasakit ka po, yung tatangkasuhin ka po o lalagnatin ka po o kaya yung sa mga naninigarilyo, hindi po yan mawala ang ubo po o kaya po yung uubo po yan sa gabi, sa madaling araw po. Normal lang po yan. Kasi naninigarilyo po sila. Pero pag kayo po yung naninigarilyo, beautiful people, tapos nag-aano po kayo, yung uubo po, inuman nyo po ng tubig na may ano po, mutya. Ang ganda po ng inyong pakiramdam, beautiful people. Yung matagal po kayong ubuhin, na normal, inuubo kayo sa umaga, pagising, tapos sa gabi din, ubo. Ano sakit mo? Ubo. Ganoon po, no? Kaya, mag-ano po kayo, yung halimbawa po kung natutulog po kayo, kailangan po lagi po kayong sa tabi nyo po may tubig, may baso po kayong may tubig po, no? Tapos lagyan nyo po ng mutya ng tubig po. Kung wala man po kayong mutya ng tubig, beautiful people, kahit po isang basong tubig po, itabi nyo po sa inyong ano po, sa inyong tulugan. Ganyan po, para pagka umubo po kayo, uminom lang po kayo. Wala pong problema, beautiful people, kung kayo po iinom po ng tubig sa gabi. Sabihin, naiihi ako palagi, bumabangon ako sa pag-ihi. Diyos ko mio, beautiful people, pasalamat po kayo, kayo po ay umiihi.
karamihan po, milyon-milyon tao na po ngayon ang hindi nakakaihi po, yun ang problema nila. Pero kayo po, swerte nyo at nakakaihi po kayo. Yan po ang tandaan nyo, beautiful people. Normal lang po sa tao ang umiihi po. Huwag nyo pong pipigilan ang ihi nyo. Tumayo kayo, umihi kayo. Yung iba po, gustong-gusto nilang umihi, hindi sila makaihi-ihi, beautiful people, dahil may mga sakit sila. May mga sakit silang kidney, stone, mga ganyan po. Barado na po yung daluyan ng kanilang pantog, mga ihian nila po. Pero kayo, beautiful people, huwag kayong tamad. Pag kayo po inom ng tubig, ang sarap pong umihi, beautiful people. Pero ngayon, marami pong tao na hindi po nakakaihi, beautiful people. Kaya, iingatan niyo po ang inyong kalusugan. Kung may mga kristal man po kayo, kahit anong klaseng kristal, beautiful people, halimbawa po itong kristal na ito, pwede po yan ibabad po sa tubig ng tilmos po. Yung pinagbabaran po nito, yung po ang iinumin po na tubig po. Kahit anong klaseng kristal, beautiful people, kahit ito po, ibabad nyo po ito sa tubig ng pitchil po. Ganyan po, ingatan nyo lang po na huwag magbangga-bangga po. Basta ibabad nyo, dahan-dahan nyo po ialagay sa inyong baso po. Pinagbabaran lang po ng mga kristal, beautiful people. Iyan po ay healing stone po yan. Galing po yan sa kalikasan. Marami pong gumagaling po, lalo na po yung may mga sakit po sa mga diabetes o sa kidney. Mga ganyan po, mga healing stone po yan. Nagbibigay relax sa ating katawan po ang mga kristal, beautiful people. Totoo po yan. Karamihan po, kung kayo po'y naniniwala po sa mga espiritista o sa mga healing stone o kaya po sa mga nature, sa mga natural, mga natur na mga ano po, no? Mga kagalingan po na galing sa ating bathala, galing sa ating Panginoon Diyos po, no? Na nahandyan lang na hindi natin ano. Maari po kayong gumaling po at bumaba po ang inyong nagtataasang mga ano sa inyong katawan po ba, yung sakit. Totoo po yan. Kaya lagi po tayong magdasal pa rin kahit ano pa pong gawin natin, magdasal pa rin. At saka ang alcohol, beautiful people, hindi natin araw-arawin inumin o gabi-gabi inumin po. Paminsan-minsan po, isang buwan sa isang beses. Huwag po linggo-linggo iinom ka po araw-araw. Ang inyong mga dugo po at inyong ugat po, malalason po yan sa alcohol po, no? Balang araw po, magbara po ang inyong mga ugat, maaring putulin po ang inyong mga braso, ang inyong mga paa, ang inyong mga hita, binti po. Totoo po yan, beautiful people, sinasabi ko. Kaya lagi po kayong mag-iingat. Inom ng tubig pa rin, beautiful people. Ang mga matatanda naman na gaya ko po, umiinom po dapat ng mga gatas po, fresh milk sa gabi bago matulog. O kaya naman po, uminom po kayo ng mga kakao, yung chocolate, hot chocolate po. Yan po ay nagpaparelax po yan, nagpapatulog po yan sa atin. Nare-relax po yung ating katawan po, mabilis tayong makatulog po. Wala po kayong iisipin na, hindi pa ako makatulog. Ano ba yan, oy? Pagod na pagod sa trabaho, wala. Ganyan po, pero uminom po kayo ng tubig bago po kayong matulog. Uminom po kayo ng tubig bago din po kayo mag-breakfast, mag-almusal. Naku po, ang haba na pala ng aking kwento. Sige na, beautiful people. Good luck po. God bless. Stay healthy. Stay at home po.